So, good evening mga kapisyo. So, gabi ngayon. So, time ng mga kailangan kong gawin. So, ang gagawin natin ngayon, yung paano ipipix yung nag-leak. So, since ang nag-leak nito yung bottom, kasi nabagsakan ng medyo mabigat and manipis siya. So, natanggalin natin yung buong bottom. So, ito yung ginawa ko kanina. So, magaanap. Lilinisin nyo siyempre yung sa loob, yung silicone doon ang resiliconing. Tapos, hahanap kayo ng butas na kung saan lulusot yung blade. So, ganyan. Dahan-dahan lang siyang ganyan. And siyempre may konting pwersa yun, pero para, kung gusto nyo hindi ma-dama yung side, dandahanin nyo. So, yan, nagawa ko na yan kanina. Napaiputan ko siya ng ganyan. So, ito yung itsura ng bottom glass ko. Napakita ko sa inyo kung ano naging difference siya. Yun. Dito siya, nag-leak. Itong portion na to. At saka dati ito, meron ng basag dito. So, ginawa ko ng paraan. Pero, the second time na nabagsakan, ito na nangyari. So, nagkaroon siya ng crack dyan. So, ditong parte lang yung may tama, butit dito. Ngayon, magagamit itong bottom glass na to kasi pwedeng gawing divider to. So, ito na. Pakita ko na sa inyo yung bottom. So, ganyan ang itsura niya. And then, papalitan natin siya ng 1/4 glass. Ito. Ito ipapalit natin dyan. So, lilinisin ko rin yan. Nakuha ko rin lang yan yung sa ano, sa mga pinagpalitang ano, glass window. So, ayan. So, ito na itsura ngayon yan. Now, so, magpapalit tayo ng bottom. So, might as well na mag-resilicon tayo sa parte na to. Mag-silicon. Isisil natin siya. Kasi kung hindi natin gagawin yon, magdudugtong tayo ng silicon. Hindi maganda lalabas doon. Mag-leak siya. So, ginawa na rin lang. So, i-resilicon yan. Yung mga kanto na yan. Yung apat na kanto niyan. Plus itong paligid nito. So, ganyan ang tamang papalit ng pag ginawa nyo aquarium. Same din yun kung side siya ang may basag, madali rin lang yan. May iwan yung bottom, side lang ang kukunin nyo. The same procedure. Guys, ang pinakamaganda dyan pag may rim yung tank nyo. Kasi kahit magtanggal kayo rito, may nagsisilbi itong brace eh. Sa kabuuan, kahit anong galaw ang gawin nyo, kahit ganyan din siya, hindi siya madideform. So, yung watermark naman, kasi may watermark yan. Yung iba, ang suggestion kasi, mali yung turo, gamitan daw na liha. Eh, liha yan, di ginasgas mo yun sa alamin. So, ang proper na pagkatanggal na watermark is yung kaskasin mo siya ng blade. Ito. Itong blade na to. So, siyempre, yung watermark natitira dyan, gaganyanin mo lang yan. Oo, hanggang sa matanggal. And then, ganun din paglilinis ng side. Lilinisin mo yan. Pero, dapat alam nyo kung saan kayo gagalaw. Kasi yung overlapping nito, doon kayo dapat magbabase para hindi maghiwala yung tank nyo. So, ganon. Discarte rin lang. So, papalitan na natin ito. By the way, ito yung tank ng, ano ko, ng dalawang dragon pinto. So, nag-leak siya. So, ngayon, nandun siya sa trapan ko. Ngayon, mga nag-enjoy sila doon. So, gagawin ko na lang itong draw out tank ng mga pinapalaki kong Dumbo ear, mosaic, at saka itong albino. Itong mga pride ko, pakita natin. So, ayan, yung mga pride ko, malalaki na. Mga taba-ching-ching kaya. Oo. Yung kabila naman, Dumbo ear, mosaic, pride. Hindi ko na sila mabilang. Marami na sila kasi every week nanganganak yung mga breeder ko dun sa labas. So, balik tayo rito. So, papalitan na natin ng bottom glass to. So, importante, malinis yung
bottom nito, yung glass, kasi may natitirang silicone dito sa part na to. Ito, itong mga edges na to. So, ito. So, meron yan. So, importante yung malinis yan. Yan, yung mga side na yan, malinis. Yung watermark, tanggal. So, let's do it, guys. Pakita ko sa inyo pag ano, magre-resilicon ako. At saka, ikakabit ko to. Of course, hindi ko napapakita sa inyo para sa base niya. Madali lang naman yan eh. May tutorial sa YouTube. Yan, so, naputo na yung bottom glass. At saka, na-applyan na rin ng masking tape para hindi kumalat yung silicone pagka-dupit mamaya. So, ganun din yung main tank. So, ito yung pinaka-bottom niya. So, malinis na lahat ang corner side bago i-reseal ng silicone. So, ayan. Ang ganda sa side na yun. Apat na side. Isisili ko na ngayon tong bottom part ng aquarium. Ito yung nag-leak na aquarium. So, may sili ko na siya, nilagyan ko na dito. And then, meron siyang makapansin nyo, matulad ng sinabi ko kanina, itong masking tape para hindi kumalat yung silicone. So, ngayon, eksakto itong pagkakasukat ko dito. So, ilalagay na natin ngayon. So, may guide akong, may palatandaan akong ginamit dito para sa fitting na tinatawag. So, yan. Nagkalat na yung silicone sa kamay. So, kaya kailangan may nakahandang masahan. Masahan, saka. At saka masking tape. So, una, sesentroin muna natin siya. So, lahat ng kanto kailangan tumatama siya. So, itong glass na to ay sukat na sukat siya. Perfect ang sukat niya rito sa bottom. So, wala na pag-slip. So, ngayon, ang unang gagawin, pagkapit. Huwag kaya magmadali kasi matagal naman matuyo yung silicone. Pero huwag naman yung matagal. So, damin natin yung side niya. Gamitin natin yung mga excess na silicone para siyang magpapatibay din. So, katulad nito. Yung sinasabi ko na ang fitting. Kasi itong glass ng pinaka-body is 1/8. Ang kaya manipis siya. So, ang kailangan natin dito, maipit natin yung center kasi nabuntis to. Buntis yung buntis to ano na to kung gitna lalo yung back kasi sira yung rim dati nga ninaayos ko lang. So ang gagawin natin, alagyan natin siya ng brace kung kapag-takot na masking tape. So since yung gitna ay ano buntis, so itiks natin siya na para sumunod doon sa talagang pagkakasentro ng tank. So, since dito, dapat siya, dito tayo muna magpapadami ng masking tape. So, kasi mamaya titiwari ko yan para ma-reseal yung loob.
So, tandaan, huwag magmamadali. Kasi pag nagmamadali, diyan ka magpapamali. Yung mga kanto dapat ang dinadama-dama para kasi madalas yung silicon buusok siyang pusa. So, kailangan yung masking tape niyo madipit siya talaga para hindi siya gumalaw. Make sure nyo na may sapat kayong masking tape sa pag nagagawa kayo ng aquarium. Kasi importante yan sa lahat. So, dito yung parte ng buntis sa gitna eh. So dito dapat kung makapansin nyo nakaano siya, naka oblong siyang ganon. So kailangan dito maraming brace na masking tape. Since yan, tulad ko yun, naubusan. So buti na lang, meron pa tayong isa. Saka yung working area nyo dapat hindi kayo gipit, hindi nyo pahirapan sa video mo. Okay, so since ito buntis, papasok ko siya ulit. So alam nyo kung paano didiskartehan nyo. Para pag kinilos mo siya, hindi siya gagalaw talaga. So yan. So, tapos na tayo dito sa babaw. So, ang gagawin natin dito, very risky yung gagawin. So, ang ngayon ako nagdikit ng aquarium ng patiwari, yung bottom ang nasa taas. Usually, may step dyan na makapanood nyo sa YouTube kung paano. So, pwede natin siya i-move na ganon. So, yan ang sinasabi kong reason why kailangan flat yung pagagawa nyo. So, may excess tayo dyan ng mga silicone. So, yun ang a-applyan natin ng pressure. Para lumapat siya sa pinakakanto ng tank. So, gagawa kayo ng square movement ng inyong daliri. So, mamaya magdadagdag tayo ng konting silicone dyan. So, ngayon, sa side naman na tayo. So, mayroon makita yan kasi clear yan eh. So, magamitin natin itong
silicone gun, ang ginagamit kong brand tong Sherry's, yung S301 pang aquarium talaga. So pag may excess na ganyan, tuyo na yan, huwag na yan gamitin. So punas. Papatungan natin yung ano, yung naunang silicone niya. Pero this time, pag ganyan ang movement natin. Tapos, hanin natin ang kamay. So, ayan, may loose silicone siya. So, hindi na magagamit yan. So, basa na mapupunta yan. And then, applyan natin ang katulad ng kanina, square movement ng kamay. Ng daliri pala. Maranggang dulo. So, ayan. And then, move natin uli yung tank. Yung sa kabilang side naman. Kailangan nilihan nyo itong ano, kung hindi nyo masusugatan. Kasi pag nalihan nyo, mapuro na yan, hindi nyo matalas lang. So, yung part na yun, sa taas ang meron. So, itong mga side na ito, wala pa. So, yun ang titirahin natin ng silicone gun. Pasabay na naman yung kaso. Siya magkalat yan. Then, siyempre, alam na natin na nasa taas lang yon. So, ang galaw namin, daliri natin ngayon yung pag-anon. Kasi maraming excess na. Pag alis ng masking tape, makikita nyo na talagang perfect yung ano niya, silicone niya. So, ganyan ang pag-aayos ng tank. Hindi yung pag nagpalit kayo ng bottom, bottom lang asikasuhin nyo. The whole tank yung aasikasuhin dyan. So, madali lang magpalit ng ano, lang. Pag may nag-crack sa tank nyo, ano parte. So, damay-damay na yan. Resiliconing ang tawag dito. So, kailangan abantayan natin na ilinggit.
So, mga kapisyo, yan, natapos ko na yung pag-rehabilitate ng nabilit na tank, 15 gallon to. So, 12 by 12 by 24. So, ayan siya. Sayang naman kasi hindi ma-rehabilitate. So, ang nag-issue lang dito, since 1-8 lang yung ano niya, hindi advisable na 1-8 talaga yung bottom kasi 14 bulog lang dyan, magka-crack yan. So, ngayon, medyo makapal siya, 1-4. Hindi ko naman sinabi na hulugan niya mabigat. Advantage lang ito, yung pagka nahulugan siya, possible na hindi siya magka-crack. Huwag yun yung malaking batong ang mag-crack. So, that's it mga kapisyo. And don't forget to subscribe to my channel on Facebook. Thanks for watching.